Tayo po ay manatili sa diwa ng ating pagsamba sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Alam po ninyo ang ating pong ipinagdiriwang ngayon ay sabi nga natin anniversary, but it's actually a thanksgiving. Ito po isang pagpapasalamat sa ating Panginoon sa kanyang katapatan sa atin. Amen. This is the 29th year anniversary. Hallelujah. Praise the Lord. Nakikita po natin ang katapatan ng Panginoon. Amen. We are so blessed. And we know we are not that big congregation because of our situation, right? Because sisters, brothers come and go because we do not live here permanently. But we know that, alam mo, sa akin po, kung mula nung sinimula na po yung gawain ito hanggang ngayon, ay hindi na po natin mabibilang yung mga precious souls na dinala ng Panginoon sa pamamagitan ng iglesyang ito. At pinadala din sa ibang-ibang mga lugar na kung saan sila po ay ginagamit pa rin hanggang ngayon. At sila rin po ay nag-umaani ng mga bunga ng kaluluwa na hindi po natin namamalayan. Kung kaya, kung titignan po natin, ang laki po ng network po na natin ngayon. Amen! Hallelujah! Started 29 years ago, and everyone, every soul, every brothers and sisters who have been part of this local church here in Hong Kong, ay alam natin na marami na siling mga ginagawa ngayon. Sila po'y patuloy na naglilingkod sa Panginoon. At alam po natin na marami na pong inani na kaluluwa sa pamamagitan po ng mga kapatiran pong nasalinan po natin ang katotohanan ng buhay ng ating Panginoon. At sila po ay kasama natin naglilingkod sa amang lugar sila dinako ng Panginoon. And for that, we just praise God. Can we just give praise to God? Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. At may mga ilan po dito sa atin na kasama po sa pag-umpisa dito. Pero po, halos naubos na po yung mga original. But God has been using them wherever God has put them. And yun po yung importante. Amen? And that's why masasabi po natin na yung pong anak ng iglesia nito, mga kaluluwang niluwal ng Panginoon sa pamamagitan ng iglesia nito ay napakadami na. At sa yung mga kaluluwa pa rin, mga niluwal ng Panginoon sa pamamagitan ng mga buhay na mga naging bahagi po dito ay hindi na po natin mabilang. Amen? So, today, we may not be so big as a crowd, but in spiritual reality, we are so big a family. Amen. Related to this group. Amen. Amen. And I'm thankful to the Lord for this wonderful time that we acknowledge the goodness of God. Amen. Yung kabutihan po ng Panginoon na actually hindi po natin talaga mabibigyan po ng price. Amen. Hallelujah. Tayo po yung manalangin. Thank you, Jesus. Ama, maraming salamat po muli sa oras na ito na kung saan, Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat at tinataas po namin, Panginoon, ang
gawain ito, Panginoon. Nawa'y niyo pong tanggapin ang aming pasasalamat, ang aming mga handog sa iyo, Panginoon, sapagkat ang pagtitipong ito ay para sa iyo lamang, Panginoon. Para sa iyong kaluwalhatian, para sa iyong Lord kapurihan, Panginoon. Hallelujah. Wala nang iba, Panginoon. Kung kaya lahat po ng aming mong gagawin, Panginoon, nawa, Lord, ay malugod ka, Panginoon, sapagkat bawat bahagi ng aming mong gagawin, ang amin pong pagsasaya, ang amin pong pagsigalakan ng bawat isa, Panginoon, ay inaalay namin sa iyo. Lord, we can laugh, we can feel happiness, but most of all, we are so glad for your goodness, Lord. We are continuously reaping your goodness. Amen. Knowingly and even unknowingly. And so, Lord, we just give you thanks. Lord, allow us to even understand this event through the theme that we have, that you have given us today. And that is, God is my hope and future. Amen. And so, Father, may we feel it when we see it. May we imagine it. May we walk through it in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So unang-una, I just thank lahat po ng mga lingkod ng Panginoon, everyone who has responded to the call of God. I would just like to give you thanks for making this event a success again. Hallelujah. Making it possible. And so, God is my hope and future. Para nating lahat po ng mga nakaraang anniversaries, yung mga theme po natin, ay isa sa mga, sabi nga, is, mga sub-summary. Kasi patuloy pa tayong ginagamit at hinuhubog ng Panginoon. Sabi po sa King James Version, ito po ay sa Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. So in IV po naman, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Amen. Hallelujah. Alam niyo ba na mga bawat Kristiyano ay nakahang po yung ating pananampalataya po dito sa hope and future. Alam niyo ba na kung ikaw ay isang Kristiyano, doon ka lang nagkaroon ng totoong pag-asa. At ito po, ang pag-asa pong ito ay buhay. Amen? Amen? Kasi po yung pag-asa ng mga nasa mundo na hindi kilala si Kristo ay walang silbi ang hope na yun, ang pag-asa na yun. Kasi naka-angkla sa wala. Amen? Amen? Subukan yung ihang yung hanger na walang sabitan. Alam niyo yung hanger na, mag-aang lang yun. Pero may na-imagine ka na, oh, ito, sabitan nito. Pag sinanger mong gano'n, malalaglag. Kasi perception mo lang yun eh, hindi totoo yung sabitan na yun. Pero tayo po ng mga Kristiyano, totoo po yung pinaglalaanan natin ng ating pag-asa. Amen. So bakit ang Diyos natin ay buhay. Amen. Amen. Kung kaya pag umangkla po tayo, sigurado, matibay, hindi matitibag. Amen. At sabi po dito, yung hope natin ay may pinaruroonan. At yun po yung future na nilaan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Kung kaya tayo, may kasiguraduhan lahat. Amen. Amen. Alam po ninyo, yung salita po ito, this is the letter of Jeremiah to the Israelites who were in captivity, in exile. Okay? Nasa exile sila sa Persia, Babylon. Nasa Babylon sila.
Babylonian. And we know na sila po ay naglugmok dahil nga sila ay, they were exiled people. They are not in their land. Hindi sila, wala sila sa kanilang lupain. At sila po ay pinag, sabi, parang pinagmamay-ari ng mga sumakop sa kanila. At ito po yung mga Babylonians. Amen. Kung kaya parang nawalan sila ng pag-asa, pero nangusap ang Diyos sa pamamagitan ni Jeremiah. At ipinadala po yung sulat na yan. Ito po yung sinabi niya. Huwag kayong mag-alala. Amen? Kasi alam ng Diyos kung anong gusto niyang gawin sa inyo. May plano sa inyong maganda at hindi masama. At kayo ay, sabi nga, doon sa isang version, expected end. Alam po yung expected. Alam niyo yung isang kwento na kung wala kang, hindi mo kilala ang Diyos, eh, hindi mo alam kung anong katatapusan ng kwento. Pero ito po ang sinabi ng Diyos, ang kwento mo ay may magandang katapusan. Amen. Amen. Kung kahit lahat po tayo, kahit ano man ang dinadaanan ninyo, yun po yung sabi ito, kahit ano man ang dinadaanan ninyo, kung ano man mga pagsubok, mga kahirapan minsan, mga trahedya, ano man ang mga dinadaanan po natin. Sabi, pero huwag tayo pong manghina sapagkat nangako ang Diyos sa atin. Amen? Basta ilaan mo na lamang ang iyong pagnanampalataya sa Kanya, ang pagtitiwala sa Kanya. Amen? At idadating ka sa nakalaan na karuparuroonan mo. Amen. At ito ay napakabuti. Amen? Kung ikaw, kung ina-imagine mo kung sino ka sa future, mas maganda po yung nasa imagination ng Diyos na nakalaan na para sa iyo. Amen. Hindi gaganda. Wala nang kaganda. Kaya natin yung si-celebrate ngayon dahil yun po yun. Amen. Amen. We are celebrating because we have a God who already has prepared good things for us. A good expected end for every one of us. Amen. We may not know yung mga dadaanan po natin, pero ang napakaganda, sabi ni Lord, I will never leave you nor forsake you. Kung ikaw ay dinadaanan hindi maganda sa iyong buhay ngayon, kung ikaw ay nananampalataya, inilalaan mo ang iyong buhay, ay kasama ka niya sa kahirapan na yan. Hindi niya. Kaya makakaahon ka kasi kasama mo si Lord. Kaya sabi ni Lord, napagtagumpayanan niya ang mundo nito. Amen. Amen? Napagtagumpayanan niya at sabi niya, yung buhay na sinalin ko sa iyo, ang siyang kapangyarihan na siyang magdadala sa iyo sa katagumpayan. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Alam niyo ba sa Tagalog ito po yun? Gusto ko kasi mag-seeking sa atin eh. Alam ko kung paano po tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan ninyo at hindi sa kasamaan ninyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Diba? Linaw po ba? So ang plano ni Lord na mabuting kinabukasan para sa atin. Alam niyo po yung hope. Isaiah 40 verse 31 says, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Those who hope in the Lord. Yes. See? Kung ang pananampalataya mo, ang iyong pag-asa inilaan mo kay Lord Jesus Christ, ay ito yung sasapitin ng iyong buhay. May dadaanan ka man, hindi ka manghihina. Amen? Amen? Maraming pagsubok na daan sa iyo, pero hindi ka pababayaan. Amen! Sabi niya, you will soar like eagles. Alam niyo pa yung eagle? Amen. Ang eagle, pagka nagpunta na sa alapaap na, hindi na masyadong nag-e-effort yun.
Spread lang niya yung wings niya, yung hangin na lang dadala sa kanya. Amen. Amen. Ganun po tayo. Kung ang pananampalataya natin ay naka-angkla sa Panginoon, para kang agila na nasa alapaap na kung saan ay wala nang ka-effort-effort. Nalalasipin niyo mga problema, lampas-lampas-lampas ka sa mga problema. Di ba? Kahit bundok na hinarap mo, pwede ka lalampas sa bundok at malalampasan mo yun. Amen. 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 Yun po yung pag-asa natin na kahit anong daanan mo, kaya mo kasi kasama mo si Lord. Amen. Hindi ibig sabihin na wala nang problema. Hindi po yun totoo. May problema pa rin darating. Iba-iba tayong experience. Mahirap man, madali. Ano mang klaseng problema. Pero ang maganda, kaya tayo nagkakaroon ng kasayahan pa rin. Kahit na may problema tayong dinadaanan. Kasi hindi tayo tumitingin sa problema. Tumitingin lang tayo sa nagdadala sa atin para maglampasan natin ng problema. Amen! Amen. Kagaya po ni Pedro, San Pedro. Di mo ba? Imposible pong lubakan ng tao na barefooted lang, ganito po, lalakad sa tubig. Di ba? Imposible. Pag labas mo sa bangka, doon sa tubig, lubog ka. Pero nung nakatingin kay Lord, sabi ni Lord, gusto kong lumakad din. Halika, sabi ni Lord. Nung lumakad siya, nakatingin kay Lord, kahit anong hampas ng alon, hindi siya lumubog. Di ba ba? Pero nung tumingin na doon sa problema, tumingin na sa mga alon, takot siya ulit. Kaya lumubog siya. Pero ganun pa man din, nawala siya ng pananampalataya. Pero tumawag siya pa sa Panginoon, Lord, help! Agad-agad siyang kinuha ni Lord. Amen! Di ba? Hallelujah! Kahit kaya-kaya natin! Kaya alam niyo ba, ang mabuhay sa pamamagitan ng salita na ito, hope and future. So, hope is a living dependence on God because of His word, His promises. Ang isang ang pag-asa ay buhay yan na ibinubuhay mo araw-araw. Ang pag-asa ay kung ikaw ay totoo na kay Kristo, ang pag-asa na mayroon ka ay buhay at nagiging lifestyle mo yan. Di ba? Amen. Alam niyo ba na mararamdaman ng iba na buhay ang pag-asa mo? Na kung may mga kaibigan ka, mga kakilala ka na nakakaroon ng problema, dahil na makita ka lang, na gumagaang yung pakiramdam nila, nagkakaroon siya din pag-asa kasi nakatingin din sila sa'yo. Amen. Kasi alam nila na ikaw ay may pananampalataya. Amen. Mararamdaman nila, lifestyle po yun, di ba ba? Amen. Ang ibig sabihin, ang isang tao may totoong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos at may pag-asa na dahil sa Panginoon sa kanyang mga pangako, ay ibinubuhay niya araw-araw. Pag may dumating na problema, dahil buhay ang pag-asa mo, hindi ka matitina. Sabi mo, my hope is in the Lord. Amen. Ang buhay ko ay defined by the life of Jesus and not the problem that I'm going through. Amen? Amen? Hindi dinidefine yung buhay mo ng mga problema mo. Pero ang problema sa atin, kung ikaw ay walang pananampalataya o kulang lang pananampalataya dahil hindi ka man lang sabihin, hindi mo binibigyan ng panahon ng Diyos. Kasi alam niyo ba, naka-angkla tayo sa salita ng Diyos eh. Kasi ang salita ng Diyos ay yun siya, Diyos mismo eh. Jesus is the Word of God. He is the walking Word of God. Amen. When He was walking on earth, He was the walking Word. And now He is out, the Word is inside of us because the Spirit of the Lord is inside of us. Dala-dala po natin yung salita kung kaya doon kundo mo ilaan ang pananampalataya mo ay nabubuhay, lumalabas yung buhay ni Kristo na nakadeposito sa espiritu mo dahil naniniwala ka at alam mo yung mga pangako niya. Amen. So, ang key po is you should know the Word of God. Amen. That's why kailangan mag-meditate. And that's why tayo po ay ini-invent tayo na magkatipon-tipon kasi doon po natin napapalakas ang bawat isa. Sapagkat bawat kapatiran may mga alam na sa pangako ng Diyos at pwedeng isalin sa iyo din yun. Amen. Kung may mga nalampasan na yung problema ang mga kapatid na yan,
isishare sa'yo kung paano nila nalampasan, magkakaroon ka ng nabubuhay yung pag-asa mo. Yung pananampalataya mo ay aangat. At di mo na mamalayan, nasa tuktok ka na ng bundok, kaya-kaya mo na palang lumakad sa bundok. Amen. 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 Hallelujah. So hope is a way of living our lives. Alam mo ba na kung mayroon kang future na sigurado, hindi ka kinakabahan. Amen. Amen? Halimbawa, pag sumakay ka ng eroplano, alam mo na makakarating ka sa kabila. Amen. Hindi mo kilala yung piloto, pero dilaan mo yung buhay mo doon kasi nagtitiwala ka sa Diyos. Amen. 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 Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, sasakay ng plano, pero kinakabahan lagi. Lalo pagka lumilipad na, lalanding na. Hanggat hindi lumalapag. Kasi nagtitiwala sila sa kakayanan ng tao. Baka bumagsak eh. Pero tayo po, hindi tayo nagtitiwala doon. Nagtitiwala tayo kay Kristo. Amen! Amen. So, God is my hope and my future. Are you living by that? Amen. Dinideklaro ba lo? God is my hope and my future. Because alam niyo yung dalawang salita na yun, magkadikit. Amen. Kaya ka nagkakaroon ng hope kasi may future ka. Amen. Ang yes. Tao wala lang future, walang hope. Yes. Di ba ba? Amen. Totoo po yun. Kaya ka kahit ano nangyayari, push pa rin. Because you know, may future ka, alam mo may pupuntahan ka. Alam mo may mangyayaring maganda. Alam mo may kabuluhan ng buhay mo. Alam mo may purpose ng Diyos sa buhay mo. Amen. So mga kapatid, purihin ang Panginoon. Amen. Trusting Him with our future means walking in obedience to His word and striving to live in a way that brings Him glory and honor. Amen. So, living in the future means trusting God. You know, you have a future, so that yung future na yun ay magiging now. See, yung future is, tomorrow is a future. Amen. At nakarating ka kasi may tiwala ka sa Panginoon. At ini-enjoy mo, nilalakaran mo. Amen. Amen. And so alam natin na in the distant future, we know that God has a very perfect plan for us. Amen. Sabi po nga sa Psalm 139:16, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book, before one of them came to be. So, Bago pa tayo nabuo sa tiyan ng usapin, sinapupula ng ating nanay, meron ng librong nakasulat sa atin. Amen. Meron tayong future talaga. So hindi ka pa nabubuo, hindi pa ka napukonsil. At kilala ka na ng Diyos, meron ng librong nakasaad ang buhay mo. Amen. Kaya paano mangyari yung libro na yon, yung book na yon, kung ikaw ay susunod sa Kanya. Amen. The moment you believe in Jesus, you were put in that book. At yun po yung libro na yun, ang siyang mabigay instruction ng buhay mo kung ikaw ay magpapasakop sa buhay ni Kristo. Amen. 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 Hallelujah. So if you're willing to do the work of God, He will bless you or bless your life in ways you will never dream of. You can't change the past. Yes, no one can. But with God, you can change your future. Amen. The moment you believe in Jesus, you were put in a future that is of God. Nung hindi pa tayo kay Kristo, ang future po natin ay doomed. Yeah. But when we are put in Christ, then kung ano man yung plano na kasal sa libro na sa buhay mo, ay magkakaroon po ng direksyon at magkakaroon po ng katuparan kung ikaw yung papasakop sa Kanya. Amen. 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 Hallelujah! Amen. Praise the Lord. So mga kapatid, tara na.
Hey. Nakaharap na natin yung ating Amen. Future by the hope that we have in the Word of God. Amen. Amen. Let us take the journey. Okay? Let's take the journey to the future with the living hope that Jesus will lead the way for us. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Let's pray. Thank you, Jesus. Amen. Ama, maraming salamat muli. I just would like to lift up a prayer for everyone right now. Father, we are thankful, Lord, that you continue to allow your word to be shared abroad. Salamat sa lugar na ito na kung saan ay patuloy mo muli na pinadaloy ang salita po ninyo. At lahat po na nakarinig, alam po na natanggap namin ang laman, ang kabuhayan ng salita mo na hinayag ngayon. At nawa ito'y magsilbing impetus or power, force behind, the power behind that we will be able to walk in hope. Amen. In our journey to our future. Amen. Because you are with us and we are in you. So Father God, maraming salamat. Lahat po ng mga nandito ngayon na nakarinig salita, nanampalataya sa iyong salita, Panginoon, hayaan po ninyo na inyo pong hipuin ang mga bawat puso nila. At magkaroon po ng conviction na kung saan kung sila po'y dumadaan ng mga pagsubok at pinanghihinaan ng loob, ay magsilbing kalakasan ito sa kanya. At ma-renew po yung kanilang pagtitiwala sa iyo. Ma-renew, Panginoon, ang kanilang pag-asa sa iyo. Na magkaroon muli ng buhay na pag-asa sila. Sa mga pangako mo, Panginoon, pangako mong, Lord, parati pong nakalaan. At sabi ko sa ilita, Lord, every promises in your word are yes and amen. Amen. In Christ Jesus. And so Father God, we just commit everyone right now. Those who have called on your name, knowing that they needed you, knowing that their future is in you. And so right now, in Jesus' name, allow them to make that call. Kung sila po'y hesitant, Lord, encourage them. So that, Lord, they will experience your goodness, experience your power, experience your blessings, and even, Lord, the path that you set before them will be open and will be lighted by your words. In the name of Jesus, I pray. Amen. Praise the Lord.